Alright, so balikan natin yung pre-workout drink na ito. Ikaw lang ba ang umiinom nito? Yes, Tito Boy. Paano mo nakilala ang drink na ito? Is this available in the Philippine market? Yes, it is available in the Philippine market. And I learned about... It's over the counter? Yes, Tito Boy. I learned about pre-workout drinks in the States when I played in the States, where most of my teammates or athletes there take. And then seeing their performance, and I wanted to try it out. And then here, may available siya over the counter, as you said. Okay. Kiefer, klaro lang natin. Di mo alam na may mga bawal na substances ito. Hindi, hindi mo rin alam na ipinagbabawal ito ng WADA. Walang mga announcement ito na ito ang... Wala. Wala kang kamuang-muang. Yes, boy. Okay. Anong unang reaction mo nung nalaman mo na nag-positive ka? Nung una, nagulat ako, Tito Boy. Okay. Kasi parang hindi ko mapaniwalaan. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong tinitik na illegal na droga. Maraming tao na nababasa ko or nagsasabi sa akin na nagtitake ako ng mga illegal drugs, such as yung mga alam naman natin na mga bawal, marijuana, shabu, yung mga ganyan, umabot po sa puntong ganun. So, masakit sa akin kasi alam ko... Paano mo hinarap yun? Hindi ko na lang po sinasagot kasi alam ko hahaba-tahaba lang din yung opinion nila. Ano yung pinakamahalagang leksyon na iyong natutunan dito sa karanasang ito? Appreciate mo ano yung meron ka. Kasi kahit habang buhay mong meron yan sa'yo, hindi mo mararamdaman yung value niya hanggat nawala. Tulad ng basketball sa akin. Yung suporta overwhelming. Mm-hmm. Tuboy, ang dami pa rin blessings na dumadating. Ang daming tao nagbibigay ng suporta, pagmamahal sa'yo. And siguro isang bagay din na natutunan ko is you have to really keep your circle close. You have to keep positive people around you. Meron kang mga tao na pwede mong lapitan para kausapin, para kumugot ng lakas. And kahit pa paano mag-vent out or kung nararamdaman ka, syempre mga bilang lalaki, gusto mo itago mo lang lahat eh. Pero may mga bagay, umaabot din tayo sa punto na kailangan natin i-share, kailangan natin kausapin ibang tao para may mga advices din sila na ibigay sa atin. But you're involved in this campaign, di ba? My advocacy. Your advocacy now is? Of sharing and educating not just the athletes of the Philippines but also people in general, because maraming people who are very into fitness right now, and I'm pretty sure na minsan may mga bagay din silang hindi nila alam. Tonight.